Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, come on. Don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss through. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Di ba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito. Kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. Yan malinaw na mga idol. The International League, Chapter 235. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito'y natapos na nga ang unang yugto ng laro at lumamang nga ang kupunan ng Brumana at sa isang gilid nga ay nag-uusap nga itong dalawang coach. Coach Ansai, itong Sakuragi ay malaki ang improvement. Ngunit bata pa nga talaga, sa experience ay salat, hindi pa matibay ang kanyang pundasyon. Ngunit sa dinaanan niyang mga pagsubok ay sigurado, mauhubog at mauhubog yan. At darating rin yung tamang oras na magiging ganap ng veterano ang batang yan. Wika nitong si Fujima at dito'y tumugon nga rin itong si Coach Ansai. Tama ka. Itong Sakuragi ay hindi paganap na veterano. Samantalang, itong si Rukawa ay ganun rin. Ang dalawang to ay salat pa sa karanasan. Ngunit guess what? Marami ng mga veterano ang kanilang pinaghirapan. Ngunit kung susumahing mabuti, ang laro ng dalawang to ay masyado pang magkalayo. Kung baga, nasa baba pa lang itong Sakuragi samantalang itong si Rukawa ay nasa taas na. Ngunit ang dalawang yan ay nagtutulungan na hindi na gaya ng dati. Lahat ng kaalaman na nalalaman nitong si Rukawa ay papasa niya dito kay Sakuragi. At tinitiyak ko balang araw, maghaharap rin silang dalawa. Ngunit sa pagkakataon na to, yan ang mga wikang sinabi ni Coach Ansai. At dito'y bigla ngang sumabat itong si Mr. Smith. Matagal ko nang nasasaksihan ang pamumuno ni Coach Kiko at ang kupunan ng Brumana. Inaamin ko sa inyo, sa katunayan niyan, ang lakas ng Kantor Dream Team at Brumana High ay magkapantay. Oo, magkapantay lamang sila. Kaya ang dignidad at bawat kakayahan ng bawat manlalaro ng Brumana High ay hindi pa nila linalabas. Ito lang ang kailangan nating gawin. Laruin lamang natin ang laro na pinakita natin nung nakatapat natin ang kupunan nila Kantor. At sa huling yugto, ibigay natin ang lahat. Tama ka, Coach Ansai. Hindi tayo aasa kay Sakuragi. Hindi lamang sa kanya, kundi dito kay Rukawa at buong kupunan ng Shuhoku. Wika nitong si Mr. Smith samantalang dito'y itong Sakuragi nga ay tila ba naguguluhan? Ano ba? Ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng pagiging veterano? Ano nga ba talaga? Bakit sila sa crucial game na yon ay hindi sila kinakabahan? Hindi man lang nangatog ang kanilang mga tuhod at hindi man lang nila alam kung ano nga ba ang tunay na basihan ng kaba? Bakit? Ano kaya
Ano kaya ang sikreto nun? Wika nitong Sakuragi nang bigla nga tinapik nga siya ng isang tunay na veterano. Sakuragi, kung ganyan ang tanong mo, sige, sasagutin kita. Kung magiging veterano rin lang, isa na ako doon, hindi sa pagmamayabang. At kung tatanungin mo ako kung ano nga ba ang sikreto ng mga veterano, kung bakit hindi sila nangangatog at hindi sila kinakabahan sa ganitong klase ng laro, ay isa lamang isasagot ko sa iyo. Eto. Hindi takot magkamali at hindi takot mahusgahan ng ibang tao. Basta maglaro ka lang. Maglaro ka lang bilang ikaw. At huwag na huwag mong papakialaman kung ano man ang sasabihin ng iba, sapagkat sa pagtatapos ng araw ay sarili mo lang din ang kakampi mo. Wika nga nitong si Sashi Mitsui, samantalang dito'y sa kabilang panig nga'y nag-uusap nga itong si Kantor at itong kanyang coach. Coach, makakabalik pa kaya sa Kuragi ngayong kinakain ng kaba ang kanyang sarili? Bakit? Noong kinaharap nila tayo ay hindi naman ganyan yung batang yan at hindi nakaramdam ng kaba. Ano ang espekulasyon mo dun, coach? Uwi ka nga ni Kantor. Ha, tama ka. Hindi nga siya nakaramdam ng kaba dahil ang bantay niya ay itong si Naito, na pareho lang niyang nangangapa sa ganitong klase ng laro. Ngunit ngayong brumana na, nakaharap na niya si Toru, ang isang veteranong ace na marami ng pinagdaanan at hindi na nakakaramdam pa ng kaba. Kaya dyan siya nakaramdam ng sapaw, sapagkat ang kanyang parehong power forward ay sobrang veterano. Kumbaga, ang karanasan nitong si Toru Minami ay hindi pa nangalahati sa karanasan nitong siya na Michi Sakuragi. Ngunit eto ang napakagandang point of view dyan. Pag nalagpasan ni Sakuragi itong veteranong Minami na to, ay panigurado, matatawag na siyang halimaw sa kanyang posisyon. Wika nga nitong si Coach Toko, samantalang sa kabilang banday, nagwiwika nga itong si Coach Iko. Kupunan ng brumana, ang ganda ng pinakita nyo. Ngayon lamang tayo ng isa, lalong-lalo ka na, Toru Minami. Binawi mo at tinanggal ang kumpiyansa sa sarili nitong Sakuragi ngayon. Tila ba nangangapa na bata ang may pulang buhok ngayon? Napakahusay mo. Ngayong delikado na siya. Delikado na, sapagkat hindi na babalik ang kumpiyansa nun, panigurado. Wika nga nitong si Coach Kiko. Ngunit dito nga eh, biglang napangisi itong si Kaisin. Ha! Tama ka, coach! Napakahusay mo talaga, kapitan! Ikaw ang tunay na veterano sa pesto at posisyon ng power forward. Walang makakatalo sa iyo. Sa pag-aarap natin sa numero 1, sigurado kakainin mong buo yung kalbo na yun, si Naito. Wika nga nitong si Kaisin, samantalang dito'y sumalungat nga itong si Toru Minami. Nagkakamali ka, Kaisin, at ikaw, Coach Kiko. Ang determinasyon ng batang yun ay kitang-kita ko sa kanyang mata. Nag-aalab at mahirap tupukin. Kung inakala nyo natatanggal na ang kanyang kumpiyansa sa kanyang sarili, pes, nagkakamali kayo. Babalik at babalik yung batang yun, at panigurado, papahirapan niya ako. Ngunit hindi ako magpapatalo, sapagkat ako ang hari ng power forward. Ngunit tinitiyak ko mapapasubo ako sa isang bata. Sa isang bata na may halimaw na nananahan sa kanyang kaloob-looban. Sana sa Kuragi, ilabas mo ang halimaw na ikaw, upang sa wakas makakaharap na ako ng tunay kong kalaban sa pestong power forward. Wika nga nitong si Toru Minami, na tila ba gustong palabasin ang tunay na Hanamichi sa Kuragi. Ano kaya ang kakalabasan ng laban ng ito? Ngayong
Tila ba lalabas ang halimaw kaya ng Michi Sakuragi at masalimaw pa na Kai Derukawa. Ang lahat ng yan ay bangan natin sa susunod na bahagi.